lahat dapat ng mga empleyado natin ay kailangang ma-report for SS coverage upon the start of employment. Hindi po totoo yung after 6 months, 3 months, or merong probationary period. Basta sumahod na po, nag-start na siya sa kontrata, kailangang bayaran na po. I-report na po siya within 30 days sa SSS through online na rin ngayon yung transactions na yun. So mabilis na lang yung pagre-report po natin. At yung corresponding contributions po ay maihulog para kung halimbawang may mangyari po sa empleyado ay sigurado po na meron po siyang benepisyo na makukuha. Dahil si SSS po, pinuntahan ng mga opisyal ng Social Security System o SSS ang mga employer na hindi nagre-remit ng contributions ng kanilang mga empleyado dito sa Pampanga. Nagbigay muna sila ng babala sa mga employer na dapat ay bayaran ang obligasyon. Ayon sa datos ng SSS ay umabot na sa 5,376 ang mga employers ang hindi regular na nakapagbabayad nito. 3,000 ang napadalhana ng sulat, 252 naman ang nakatimbre na sa legal department habang nasa 700 ang nabigyan na ng demand letter. Sabi nga dapat maging mapagmatsyag, maging aware po sila. Nag-review naman po nila yung kanilang SSS contributions online. So pag napansin na po nila na hindi nagre-remit yung kanilang employer, una po magtanong sa kanilang accounting o sa kanilang HR. Kung wala pong mangyayari, halimbawa pinapangakuan lang sila na hindi magbabayad, pero nakita nila ilang buwan na wala pa, pwede po sila magpunta sa account management section po ng SSS. Ang paninita ng SSS ng mga delinquent na kumpanya ay bahagi ng programa ng SSS na Run After Contributions Evaders o RACE Operation. Kaakibat nito ang paghihikayat sa mga employers na mag-avail ng Pandemic Relief and Restructuring Program ng SSS upang makabayad. Karaniwan kasing dahilan ng mga employer kung bakit hindi sila nakakapaghulog sa SSS ay dahil pa rin sa epekto ng pandemya. Sa ilalim ng PRRP3 na Enhanced Installment Payment Program, maaaring uunti-untiin ng mga employer ang pagbabayad ng kanilang kontribusyon kaalinsunod sa schedule ng monthly installment payments na maa-avail hanggang November 21, 2022. Nagpaalala naman ang SSS na may 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang maaaring kaharapin sa paglabag sa Republic Act No. 11199 on Non-Remittance of SSS Contribution. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw!